ang pinakasikreto po nito, mga mix, huwag na huwag po kayong mag-wielding sa flinchit na mayroon po sa... Kanina po, naka-eskwala. Ngayon po, pantay po sila, mga mix. Ganito po, yan. Yan po ang pinakamahirap. Ayan po, mga mix. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa ngayon po, magbibigay naman po ako ulit ng kunting kalaman sa inyo, mga mix. Tungkol po sa kung paano po wieldingin itong flinchit, mga mix, mga tangay. Tuturo po sa inyo ang technique. Step by step po kung paano po wieldingin yung flinchit to flinchit. Ang gamit ko po na welding rod 6013 po. Papakita ko po sa inyo. Kahit sa bakal, kahit sa flinchit, kahit sa tubo, yun po ang ginagamit ko. Hindi po ako nagpapalit ng welding rod, mga mates. Ito po mga mix. Ayan po. 3.2mm po 'yan. Tapos ayan po mga mix, mga tangay. Whip weld po. Whip weld or whip cord. Yeah. Bago po ang lahat mga mix, shout out po muna tayo. Shout out po Boys Tony TV, Cam Rider, Legendary TV. At sa lahat po ng Palawan Vloggers Community, shout out po sa inyo at ingat po kayo lagi. At sa ngayon po, pagbibigyan ko po muna yung request po ng ilan po sa mga viewers ko na tatanong po siya kung paano daw po mag-wielding ng flinchit. Ang flinchit po na ito, ang gauge po ng flinchit na to ay gauge 20 po at 0.75 po ito, mga mix. Ito po yung ginagamit kong sa upper part po ng tricycle. Yung sa ilalim naman po, ang ginagamit ko po na flinchit ay 1.0 or 0.25. Yun po yung ginagamit ko sa lower part ng tricycle po, mga mix. Okay, simulan na po natin. Ipapakita ko nga po pala sa inyo, mga mix. Tuturo ko po sa inyo, mga mix, yung ampirahe po ng welding machine po ano ko po. Ayan po. Saglit lang. Okay. Yan. Yung ampirahe po ng welding machine ko na yan, mga mates, ay inilagay ko po sa ano, sa 120 amperes po. Ayan. Yan po yung ginagamit ko, mga mates, sa pag-welding po ng tubo, pag-welding po ng bakal, at basta 1/4 po yung kapal. Tapos yan din po yung ginagamit ko sa flinchit to flinchit at saka bakal to flinchit, mga mates, mga tangay. Ang masasabi ko lang po, mga mates, hindi po pare-parehas yung ampirahe po ng welding machine. Kailangan po gamayin nyo po yung welding machine nyo kung ano po ba talaga yung tamang timpla na para po makapag-welding po kayo ng bakal. Alamin nyo po yun. Huwag po kayong umasa, mga mates, mga tangay, sa sabi nilang ganito ang kapal ng bakal na wi-weldingin mo is 1/4. Bibigyan mo ng 120 amperes o 100 amperes, ganyan. Huwag po. Dahil hindi po pare-parehas yung ano ng welding machine po natin. Ang welding machine po, habang humahaba po yung ating kable, ayan po, yung welding cable po, ito po. Pagdating po dun sa dulo, mahina na po yung kuryente niyan. Yan, kapag maikli lang po yung kable na ginagamit natin, sa 120 po na yan, malakas na po yan, mga mates, mga tangay. Kaya po dapat po, ang masasabi ko lang po, gamayin po ninyo yung welding machine po na ginagamit ninyo. Okay, ipapakita ko na po sa inyo yung ano, mga mates, mga tangay, yung wi-weldingin ko po na ano, flinchit. Ayan, ito po. Makikita nyo po kung gano'n po yung kanipis. 0.75 po yan, mga mix. Ayan po. Ayan. Ayan po.
Yan po mga mix, hindi ko po binago yung amperahe po ng aking welding machine. Ganun pa rin po yan mga mix. 120 pa rin po, 120 amperes. Ngayon para mapatunayan ko po sa inyo, kukuha po ako ng isang bakal po na 316 yung kapal. Ipo-pull weld ko po yun. Ayan po. Ayan, 316 po yung kapal niyan mga mags, mga tangay. So wag ko lang kung ganong idikit, nakaawang lang po siya. Tapos ipo-pull weld ko po, ipapakita ko po sa inyo. Tapos ganon din po yung gagamitin ko sa pag-welding ko ng planchet. Yan na po mga mags, ipo-pull weld ko na po yan. Yan di ba po mga mix, yan. Hindi ko po yan i-cut mga mix para patunayan ko po sa inyo na yan, yan din po yung amperahe na ginagamit ko sa planchet. Kailangan po, control nyo lang po talaga yung kamay nyo, yung pulso nyo po mga mix. Kontrolin nyo lang po talaga. Pasain muna natin ang tubig mga mix, total sampu lang naman ito eh. Kung totoo naman talaga na gagamitin natin yan, dapat hindi po kasi maglulutong po yan. Ayan po mga mags, yan na po yung pull weld ko. Ayan. Pinitreat po yan hanggang po dito sa kabila. Dito po lusot po yan sa kabila mga mags. Sa planchet naman po, planchet ko naman po, tuturuan ko po kayo. Ayan. Madali lang po ito, naka-eskwala po siya. Ayan. Madali lang pong weldingan yan mga mags, ito po. Madali lang po ito. Ito yung technique ng pag-welding. Kailangan buhayin po muna natin yung dulo ng welding rod. Ikaskas po muna natin doon sa bakal. Yan. Tapos, sabay itatak weld lang po natin yan. Yan, ganun lang. Yan. Dikit na po yan mga, dikit na po yan. Tapos dito sa dulo. Yan. Ang pinakasikreto po nito mga mags, huwag na huwag po kayong mag-welding sa planchet na mayroon po siyang kawang na nakaangat po. Yun po ang sikreto kasi mabubutas lang po yan. Kailangan po dikit na dikit po yung planchet na we-weldingin nyo po. Oh. Tapos ang pag-welding po niyan bumaon lang po talaga tayo ng mahabang pasensya kasi i-spot-spot lang po natin ito. Ayan. Kung itatak weld lang po natin 'yan. Ayan. Hanggang sa mapuno. Katulad po noon. Ito po, umangat po siya mga mags. Pukpukin po natin para lumapit. Yan, ganyan po.
Okay na po yan. Ngayon, sasandirin po natin. Ayan po mga mix, ito na po yun. Ayan. Ayan yung butas-butas na yan. Kung gusto nyong build up pan pa, kaya rin po yan. Kaya lang, kung gagamit naman po kayo ng masilya, huwag nyo nang anuhin yan. Importante yung ibang portion na full weld nyo na po. Ayan. Ito yung kabila nya. Tingnan nyo kung kaya nyong baliin mga mix. Ayan po. Yan, madali lang po yan yung ganitong pag-welding mga mix. Kanina po naka-eskwala, ngayon po pantay po sila mga mix. Ganito po yan. Yan po ang pinakamahirap ni welding. Pantay lang po sila na ganun. Sample po, ito po. Kung para siguradong maniwala kayo kung ano kanipis. Yan po. Oh. Balik natin. Oh, ito pa. Oh, sample para maniwala kayo kung ano, manipis talaga. Oh. Ayun. Ito po. 0.75 po 'yan mga mix. Ispat ko lang po muna yung dulo yung kabila. Gaya po ng sinabi ko mga Megs, huwag po kayong mag-wielding ng plain sheet na naka-awang po. Ayan. Butas pero kaya naman pong tapalan yan mga mix. Yun. Tuturo ko kung paanong sikreto ng pag-i-striking in run ng welding rod, kung bakit ko natatapalan yung ganyang butas. Yan. Yan. Diba mga mix, butas po yung huling ano ko, huling welding ko. Yan. Ayan, ito na po mga mix, ito na po yung technique ng pag-welding po ng naka-plat lang po sila yung dugtungan niya. Nasabi ko na rin po na huwag po kayong mag-welding ng may awang. Kailangan po wala po siyang awang. Ngayon, ganito po ang pag-welding po. Ito. Ito po muna yung sasample ko sa inyo, ha. Ganito po. Pag tack nyo po ng ganon, angatin nyo lang po, tack ulit. Ganon, oh. Ganon po yung welding po. Kasi pag ginanon nyo lang po yan, butas. Kailangan po dalawa. Double tack. Yan po mga mix. Hindi ko yan napag-aralan mga mix nung nag-aaral pa ako sa mechanical engineering. Awan ng Diyos mga mix. Nakatapos din ng 3 years
Mechanical Engineering and Technology. Hindi po yan itinuro sa amin doon, mga migs. Inaral ko lang po talaga kung paano po i-welding yan. Hindi po tinuturo sa school yan, mga migs, mga tangay. Kaya po, isishare ko lang po yung aking experience or aking natutunan. Sabi nga ng teacher ko dati, ang experience is the best teacher daw po. Totoo yun, mga migs, totoo yun. Ayan, batayin po natin para maglamig po siya kagad, mga migs, at i-grind ko po. Pakita ko po sa inyo kung ano po yung resulta niya. I-grind na po natin. Yan, yan po siya, mga migs. Matibay po yan. Baliin natin. Yan, ito yung binali ko kanina. Ito, baliin natin. Hindi mo na po siya mabali sa pinagdugtungan. Dito na po siya nababali, mga migs. Ganyan po katibay, mga migs. Hindi niyo na po kailangang adjustin yung inyong welding machine. Mahirap na po kasi kasi didikit na po yung welding niyo kung mahina na po masyado yung ampirahe ng inyong welding machine. Okay, mga migs, marami pong salamat sa panonood. Nawa po yung nakatulong po itong video to sa inyo. At alam ko po, kaya nyo po yan, mga migs, mga tangay. Aralin nyo lang po. At hanggang sa muli po. Bye-bye.